SMC, Mr. Maravilla, sino ang susuporta natin sa 2021 election for President and Vice President? Sino ang okay sa inyo na tumakbo? Si Bongbong po? Buti pa, pag-usapan na natin. 2,000 ka na po? 2,249 na yung nanonood sa atin. May pasurvey po. Sara, top pick for President, Isko for VP, sabi ng False Asia. Bakit niya false? False talaga. Parte ito sa mind conditioning po. Mindset na tayo. Magkasama siya. At negosyo din ito ng false. Anyway, basahin natin kung ano yung gusto nilang mangyari. Davao City Mayor Duterte, Sara, and Manila Mayor Isko were still the most preferred candidates for President and Vice President. ...26% of the 2,400 respondents. Yung bumoto lang po, 2,400. Kaya huwag kayong excited. Pero sa survey, talagang ganun po, or random. Ganun. Sa 2,400 respondents, yan, sino dito yung top pick ninyo? Ah, si Sarah niyan gusto natin. And with that, ang assumption dyan, mga kababayan, sa ganitong research study, yun ang yung magiging trend kung halimbawa mag-eleksyon, siya yung magiging possible winner. She led a field of 13 potential candidates for president, followed by former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 26 si Sara. Ang sumunod po, si Bongbong, 13% lang. Kalahati. Kalahati lang po yung ating kandidato, si Bongbong. Ito po, Mr. Senator, Vice President, Bongbong Marcos, baka pwede ka namin pong ma-interview. Pondakan sana tayo ni Bongbong. Hindi ko pa to na-interview si Bongbong. Sana madaanan ng mga close members of the family. Yung tita ni Bongbong. Yung tita ni Bongbong po, nakausap ko ng personal yung tita sa Manila nung last year, nakausap. Ay, madam, baka pwede naman pong pinatawag nga sa akin ni Mrs. Marcos. Pinatawag po sa akin. Kausapin mo niya si Mr. Maravillas. At pasalamatan mo niya. Kasi niya, napanood ko yung kanyang vlog. Dawagan. Pero si Bongbong po, hindi pa kami nagkausap niya. Ang nakausap ko noong panahon pa, si Amy Marcos, congresswoman pa lang siya noon. Pumunta rito, binigyan ako ng picture. May pirma niya. Para ma-interview naman po natin, kahit po sa telepono lang, 13%. Si Senator Grace po, in Moreno, 12%, pangatlo. Kung pagkapangulo, and Senator Manny Pacquiao, 11%. May 11% na gusto din si Manny pala na maging pangulo. Member po ito ng one si Manny. Hahaha.
Member pala si Manny. Hindi ko maintindihan kung bakit naging born again Christian siya tapos nag-member siya sa ganito. Nakapagtataka. Hindi ko na. You cannot serve God in Mammon. You cannot serve two masters at a time. So gustong, ang ibig sabihin ni Manny kung ganon, abang na nananangin siya, Lord, may kumalabit. Taning. Lord, taning. But, sino talaga sa inyo? Di ba po pwede ang ganon? Di ba? Sabi ko sa inyo, pag sabihan ninyo ito si Manny, yung mga okay na sana. Duda ko, hindi man talaga po naging born again si Manny. Hindi mo pwedeng pagsilbihan ng Diyos tapos tatatangi. Nandiyan ka pala. Double blade. Hindi man po pwede yung namamangka sa dalawang ilog. At ikaw ay malulong. Huwag kang mamangka. Serving two masters. Isa sa ras ng Diyos ang buwan ng langit para sa iyo. Pag ganun ka po. Hindi pwede ang ganun. Pag sabihan ninyo, kawawa naman. They were followed by Vice President. Naka-7% si Lomi. Birthday pala ngayon ni Lomi. Happy birthday, Lomi. Birthday ngayon. Happy birthday, Lomi. 7%. Senator Bongo, 5%. Former Vice President, si Noms. Eh, ito na, interview ko na ito si Gigi Marvinay. Sabihin pa naman ako, itutulad pa niya ako sa kanya. Sabi sa akin, Kasin, hindi ko man maintindihan. Doon sa Narcissus Boss, sa radio, uy, tinapik ako ni Gigi Marvinay. Kasin, sabi ko, bakit? Marabilias ba yung nanay mo? Hindi niya. Kasing itin kita. Dinamay ako. Alang iya itong sinoms talaga. Kala ko, marabilyas yung nanay niya. Kasing itim daw kami. Ilan yung ani, kasin? Gigi Mark, 3%? May pag-asa pang magpresidente si Kasin? 3%. Si Ping Lacson, na-meet ko na rin ito. In former House Speaker Alan Peter Cayetano, 2%. Si Richard Gordon, 1%. Former Secretary Gilbert Chodoro and retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio obtained less than 1% of support. Ngayon, sa pagka-Vice President, sino tong ano, top-notcher si Yormi? Moreno. Isko Moreno showed as the most preferred vice presidential bet with 16%, closely followed by Pacquiao and Duterte with 15%. Sinong Duterte? Wala man. Wala man sinabing si President Duterte itong Duterte rito. Kasi, di ba may lumilitaw po na tandem Duterte, ay go Duterte. May mga grupo na po pinopromote sa doon sa ano, sa Leyte yata. May mga poster na po. Tarpaulin. Early campaigning.
Kung kaya po sana, yung mga taong ito. Nasa pandemonium tayo. Bininili na lang ninyo ng pagkain, binigay ninyo sa ano, mga tao dyan sa barangay. Parang yung pantry. Binigay ninyo. Ginastos pa ninyo sa tarpaulin. Malayo pa naman yung eleksyon. Di ba? Malayo pa naman. Hindi nga natin alam kung matutuloy po tayo yung eleksyon kasi itong pandemonium po will get worse and worse and worse and worse. It will get worse. Hindi natin alam kung itutuloy niya yung eleksyon tulad sa Amerika, natuloy pa rin yung eleksyon kahit kasagsagan ng paano kung magtumbahan na po, massive na yung pagkababayan. 1,000 ang tigmak dito sa barangay, ano? Breaking news. Tapos, mga kababayan, dito naman po. 2,000. Massive na. Mag-eleksyon ka ba? Hindi na. Uy, si Jukno. Ano ito si Jukno? Pumasok din si Jukno. The same service showed Moreno as the most preferred. Tapos si Duterte, Pacquiao, 15%. They were followed by Senate President Tito Sen. And Marcos, 11%. Go, 9%. Cayetano and Sorsogon Governor Chis Escudero. Eh, pumasok din si ano? Si Chis. Say Chis, 7%. And Public Works Secretary Mark Villar and Senator Sunny Angara, 3%. Human Rights Lawyer Jose Sichil. Jokno obtained 1%, while Chodor had 0.5% of the support of the respondents. So anyway, gusto ko lang po sa inyo na ibigay yung balitang ito. Kasi alam nga naman, ignorante tayo sa mga pangyayari sa politika. Pero kung tatanungin ninyo ako na ito na, malayong mangyari yan na ganon. Napakalayo pa. So, it is part, mga kababayan, of the strategy of politicians na i-float ang mga pangalan. At ito pong survey, ginagawa din nila ito as hanap buhay naman. Promotion and propaganda. Wala man pong ibang intention ito. Promotion ng mga nagbayad. Binabayaran po ang survey. Bakit ko alam na binabayaran? Nabuhay po kami sa survey, sa radyo. Radio and television nabubuhay sa survey. To determine kung sino yung number one. Pag number one ka, babaha yung commercial sa'yo. That's the purpose of survey. And this time, itong mga survey group na to, they're doing this as their way para yung mga potential candidates magbigay ng maraming mihuras. Hello, Mayor. Tapnat sir ka, Mayor. Usually, hindi man po yan galing sa bulsa ng kandidato. Galing doon sa mga supporters na negosyante, karamihan po kontraktor. Mga kababayan. Karamihan yung kontraktor. Sila yung nagpipinance. Sige yan yan. Kasi, may intention sila, mga kababayan, pag ito niya tuloy-tuloy na, ipos nating ipos. Pag nakaupo, ayun, sila yung magpipiesta. Intindihan ninyo? Sila yung nagpipiesta po.
Mr. President, yung ano-an niya, akin na yung pagpagawa ng court doon. Isa, yung gastos ko po kasi sa election po ninyo, umabot ng bilyon. Makabawi man lang po. O sige na, yun na yun. Hello, Secretary. Siya nang tumayo. O yung nanggon sa atin. Siya yung nanggastos ba? Ganun lang po. So, pinafloat nila purposely. Huwag kang masasaktan, ha? Huwag kang masasaktan. Ito ang totoo niya. Hindi man actually galing sa bulsa talaga nila. Galing doon sa mga supporters na may vested interest po. Mga contractors, malalaking negosyante. Ah, sir, pag ano, alam mo na, yung kaibigan ko kasi, gusto rin mag-apply doon sa posisyon na yung ano, commissioner doon sa customs. pag nailagay yon ng supporter ng kung sinong politiko, oh yeah, yung negosyoan niya natin, palusutin mo na. Ganun po tayo ginigisa nila. They're spending billions of pesos para po ilagay sa posisyon yung mga winnable. Kaya nagsisimula po yun sa survey. May alam nga po ako dito. Contractor. Yung isa po, nasa posisyon na po sa gobyerno. Tinanong ko, sabi ko, bakit ang sinusupport mong presidente? Tatlo? yung negosyante po, ang sinusupport na presidente, tatlo. Ay, pangalanan ko na. Siyempre yung administration noon, Marujas. Pangalawa, si Grace po. Pangatlo, si President Digong. Yung lahat na malalakas sa survey, sino support niya? O, ikaw niya, kay Cuanca. Pag dumating dito si President, si Mayor, ikaw yung bahala doon. Gastos ko yung ano, pagpaipon ng tao, o lahat, tarpaulins, etc. Gastos ko. Pagdating naman po ni Marujas, dito, yung isang tao niya, yun naman yung pumunta doon, sumalubong sa airport, dinala doon sa... Alam ko, nasa radyo ako! Dinala doon. Ako pa nga nag-interview kay Marujas. The same yung tumawag. Ibang tao lang, pero the same group. Yung script ng interview, o ito yung mga tanong, huwag lalabas sa tanong. Dumating si Grace po. The same group ang nagdala. Tatlo. Tinanong ko. Sabi ko, no, attorney, abogado yung kausap ko. Attorney, kailigan ko eh. Bakit sabi ko kayo, tatlong presidente sinusupport ninyo? Siyempre yan, si Boss Anya, pasiguro. Ikaw nga niya manaluan niya si President Digong, paano na niya kami? Ikaw manalo, nasa administrasyon niya, baka niya manalo si Marujas, paano niya kami? Ikaw si Grace mo niya yung manalo, paano niya kami? May tao niya kami. Ganon sila maglaro. Anong intention nun? Their vested interest to protect their business. Sino man ang makaupo, kanila pa rin. Kaya yung mga survey, finance nila, pasurvey nga kayo.
Yung placement sa radio, television, sila yung nagbabayad. No, sino ngayon ang nakikipagdibati sa akin sa mainstream media? Or handlers ng politiko, sino ang makikipag-debate sa akin? Nauna, tumawag. Palimutikan? Pasinungalingan ninyo ang aking sinasabi kung hindi totoo. Di wow. Ganun lang po yon, mga kababayan. Ganun tayo ginuguyo ng mga politiko, ng mga negosyante. Kaya hindi umasinsa po yung Pilipinas. Sila yung sumisip-sip. Eh, tingnan ninyo yung mga patrabaho dito. Walang kakwinta-kwinta. Basta lang gasto sila, release sila ng pundo. Dito nga eh. Yung mga kalsada rito. Walang katapusan yung asphalt overlay. Na-asphalt overlay, na in-asphalt overlay ulit. Hindi pa man sira. Release lang ng release. Nakaprogram na niya yan. Sino ang i-check natin kung sino yun? Yun, yung mga supporters ng mga contractors Maynila, kung saan-saan. Pag hindi pa sira yung kalsada, sisirain. Na i-program niya kasi yung magkano. Ay, hindi mo man malalaman kung magkano. Basta sige lang patrabaho. Wala man yung cost. And then, ano, dapat yung cost ng project. Naka-display dapat. Ah, wala. Bakanti yun. Pati nga pangalan ng contractor. Ganon tayo sinasanaula, mga kababayan. And these people are supporting candidates and surveys. Sila yung nagmamanok kung sino yung ito ang i-post natin. Kaya walaan niya masyadong pundo yan. Tayo nang bahala. Mabango kasi. Pabanguin natin lalo. If after survey, mga kababayan, serious yan ang survey, papalapit ng ano. So, simula ngayon hanggang dumating yung eleksyon, walang tigil yan po na survey. Anak buhay po yan. Huh? Jackhammer, ilabas ang jackhammer. Hindi ko sa inyo, mga kababayan. Ganon tayo niloloko dito sa bansang Pilipinas.